Masayang makakita ng mga batang naglalaro sa labas. Ngunit ang iba dito ay unti-unti mo na lamang hindi makikita sa paglipas ng panahon. Dahil iyon sa lumipat na ito ng mga tirahan. Kumusta na kaya sila? Kaya tara mga kaibigan at pakinggan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. May isang mabait na bata na ang pangalan ay Andrea. Masipag ito at magalang sa kanyang mga magulang. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa paghuhugas ng plato, paglalaba at paglilinis ng bahay. Talagang sa edad na 6 na taong gulang ay natuto na siya sa ganitong mga bagay dahil mahirap ang kanilang buhay. Ang kanyang mga magulang ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral at laki din sa hirap. Ang tatay niya ay isang magsasaka at ang kanyang ina naman ay isa lamang labandera. Panganay siya sa 3 nilang magkakapatid. 2 pa ang naggagatas sa kanila kaya talagang pilit nilang pinagkakasya ang kanilang mga pera. Ang 2 niyang kapatid ay 1 taong gulang at ang isa naman ay 2 taong gulang na. Masipag sa pag-aaral ang batang si Andrea dahil matayog ang kanyang mga pangarap. Pangarap niya kasi ibili ang kanyang magulang na magandang bahay sa kanyang paglaki. Talagang swerte ang kanyang mga magulang dahil sobrang mapagmahal ng batang ito. Kung minsan nga lang ay wala siyang baon tuwing siya ay papasok. Nakakaramdam siya ng gutom, ngunit natuto na agad siyang magtiis. Alam niyang hindi ganun kalaki ang sweldo ng kanyang mga magulang at kailangan pa ng mga kapatid niya ng sustansya sa katawan. Napapasaya naman siya ng mga ito dahil siya ang panganay. Isang umaga ay nag-almusal sila. Nabigla siya nang makita niya ang pagkain sa kanilang lamesa. Isang buong mais lamang at pinaghati-hatian pa nila ito. Pasensya na anak, ibinili ko kasi ang kapatid mo ng gamot dahil nilalagnat, sabi ng kanyang nanay. Okay lang po inay, ang mahalaga po ay gumaling ang aking kapatid, sagot ni Andrea. Pagkatapos kumain ay naligo na siya at nagbihis upang pumasok sa eskwelahan. Kahit malayo ay nilalakad niya ito, kaya kapag malapit na siya sa eskwelahan ay inaabutan siya doon ng gutom. Palagi niya nakikita ang nagtitinda ng fried chicken na si Aling Rosa. Talagang amoy na amoy niya ito tuwing nagpriprito. Lalo tuloy siyang tinatamaan ng gutom. Tuwing may nakain doon ay napapatigil siya. Rinig na rinig niya ang lutong ng pritong manok tuwing may kumakagat. Kumakalam ang kanyang sikmura kaya't nilapitan niya ang tindera. Ang sarap naman po ng tinda niyo, Aling Rosa. Sa amoy pa lang, talagang nakakagutom na, sabi ni Andrea. Aba, oo naman iha. Masarap ito. Bibili ka ba? Tanong nito. Opo, bibili po ako, sagot naman ang bata. Ngunit ang totoo ay wala naman talaga siyang pera. Talagang gutom na siya kaya niya ito nagagawa. Paano naman kasi, talagang minsan lamang makakain itong si Andrea ng fried chicken. Nakakain lamang siya noong kaarawan niya. Regalo pa ito sa kanya ng kanyang ninang sa binyag at pagkatapos noon ay halos malimutan niya na ang lasa nito sa tagal ng panahon, ngunit alam niyang masarap talaga iyon. Parang hindi naman po malutong ang luto niyo, Aling Rosa. Parang malambot na po, sabi ni Andrea. Hindi ah, malutong pa to. Tingnan mo itong durog na balat, tikman mo at kainin. Binigyan siya ng tindera ng kapirasong balat. Pagkagat niya palang dito ay nanlaki na ang kanyang mga mata nang dahil sa sarap. Meron po ako ditong 20 pesos, pero parang hindi ko po siya nalasahang mabuti. Parang medyo matabang po ang lasa, sabi niya. Hindi, Andrea. Baka hindi mo lang masyadong nalasahan dahil maliit lamang yung kinain mo. Masarap to at talagang pinipilahan. Kahit naman anong mangyari ay hindi na talaga ito matitikman ng bata dahil wala naman talaga siyang pambili nito. Ngunit talagang gutom na siya. Hindi po ba talaga matabang ang lasa? Para kasing di ko po talaga siya malasahan, Aling Rosa. Pagsisinungaling nito.
Tawa naman ang tawa ang tindera dahil kitang-kita sa mukha ng bata na wala pa itong kamuwang-muwang sa buhay. Binigyan ni Aling Rosa ang bata ng hita ng manok. Sinabing may utang nga pala siya sa nanay nito. Kitang-kita niya na kinagat agad ito ni Andrea. Nakita niya ang ngiti sa labi ng bata. "Ano, masarap ba?" tanong nito. "Ang sarap po pala, Aling Rosa. Malutong at talagang malasa. Buti na lamang po may utang kayo sa nanay ko. Hindi ko po kailangan magbayad." Nakangiting sabi ni Andrea. Masayang masaya ang bata na nakakain siya nito. Nalamnan ang kumakalam niyang sikmura. Lumipas ang mahabang panahon ay hindi na muling nagkita ang tindera at ang bata. Si Aling Rosa naman ay halos maiyak na sa oras na iyon. Nalulugi na siya at wala nang masyadong bumibili sa tinda niyang pritong manok. Paano naman kasi ay may nagtayo ng isang fast food restaurant na kung saan ay sikat ang fried chicken doon at iyon ang gusto ng mga bata. Lumamig na ang kanyang mga prinito. Palagi na lamang siyang lugi at mahina ang benta. Ngunit ito lamang ang alam niyang hanap buhay. Napapatingin na lamang siya sa mga taong pumapasok sa restaurant na sobrang lakas ng benta. Habang nakatitig siya doon, ay naharangan ito ng isang magandang sasakyan. Nakita niya ang isang babae na nakatitig sa kanya, kaya't agad niya itong tinanong. "Bibili po ba kayo, ma'am?" Muling nabuhayan si Aling Rosa. "Nako, opo. At sa totoo lang, ay bibilihin ko po lahat ang paninda niyo," sabi ng magandang babae. "Ha? O sige po, pero saglit lang po. Bibilangin ko lamang po lahat," sagot ng matanda. Ngunit ang pinagtataka nito ay sobrang ganda ng sakyan nito, ngunit bakit hindi ito sa restaurant bumibili? "Aling Rosa, hindi niyo po ba ako naaalala?" tanong ng babae. Muli itong tiningnan ng tindera. "Ako po ito si Andrea, ang batang kumain ng fried chicken dyan dati. Matagal na po tayong hindi nakita dahil napaalis po kami sa lupang tinitirikan namin dati." Nakangiting sabi nito. Oo nga, ikaw nga. Ikaw yung batang kunwaring bibili ng fried chicken kahit wala naman talagang pera." Natatawang sabi nito. Maya-maya pa lamang ay lumabas ito ng sasakyan upang kunin ang mga paninda. "Talagang mayaman ka na. Dati, nagkukunwari kang may pera ka para makakain ka sa akin ng pritong manok. Alam ko naman talaga na wala kang pera, pero sobrang saya ko nang makita ko sa mukha mo na nasasarapan ka sa luto ko," sabi ng matanda. Tawa naman ang tawa si Andrea dahil alam pala ito ng tindera. "Opo, pag-uwi ko nga po sabi po ni nanay na wala naman daw po kayong utang sa kanya. Si nanay nga daw po ang may utang sa inyo at hindi na iyon nabayaran. Kaya po ako nandito para bayaran ang utang ni nanay," sabi ni Andrea. "Nako, hindi na. Alam ko naman kasing gutom ka noong panahon na iyon. Hindi ko naman matiis na makakita ng batang gumagawa ng paraan upang makakain. At noong panahon na iyon ay graduation mo naman kinabukasan, kaya regalo ko na iyon sa iyo." Napangiti naman si Andrea. Hanggang ngayon ay napakabuti pa din ng tinderang si Aling Rosa. "Aling Rosa, araw-araw po kayo magluto ng manok. Kukunin ko po sa inyo lahat. Meron po akong mga kainan sa nilipatan naming bayan. Kukunin na lamang po dito ng aking tauhan." Nakangiting sabi nito. Hindi makapaniwala si Aling Rosa. Babalik pala sa kanya ang kanyang magandang ginawa sa bata. Sa kanyang pagkalugi sa mga panahon na iyon, ay bigla ang paglakas naman nang dahil sa araw-araw ay nagsusupply siya kay Andrea ng fried chicken. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Nakilala ni Andrea ang anak ni Aling Rosa na si James at sa pagtagal-tagal ay sila ang nagkatuluyan. Gumanda lalo ang takbo ng negosyo ni Andrea nang dahil sa luto ng matanda. Ang dating Aling Rosa ay nanay na din ang tawag niya. Sa buhay natin ay hindi natin alam na bumabalik pala ang ginagawa nating kabutihan, maliit man ito o malaki. Parehas lang naman itong nakakatulong. Ang mahalaga ay totoo at mula sa puso mo itong ginawa. Masarap ang tumulong sa ating kapwa
lalo na sa nangangailangan. At hanggang dito na lamang po ang aking istorya. At sana ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.